At para naman bigyan tayo ng update mula mismo sa Kuala Lumpur, Malaysia, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian, congratulations sa ating pambansang kamusi Manny Pacquiao. Oo nga Maris, talagang napakatindi no, ng pagsuporta ng ating mga kababayan dito. Talagang bawat tama no, na kumukonek ano, para sa ating pambansang kamao. Talagang normang sumisigaw ang ating mga kababayan. At mabanggit ko na rin lamang Maris, ano, maraming OFW talaga ng mga nakadalo dito sa labang ito ni Pacquiao at Matisse. Sapagkat ang binabanggit sa atin ng mga na-interview natin ng mga OFW, meron daw ano, na 50% off nung bumili sila dun sa embahada ng ating bansa dito nga sa Kuala Lumpur. Kaya marami talaga ang nakarating ano. At sa ngayon Maris, ang pagkakaalam natin ano, magkasama pa rin ano, ang Pangulong Duterte at si Prime Minister Mahathir Mohamad ng Malaysia. Kapwa sila nanood ano, nitong laban ng Pambansang Kamao at ni Matisse dito nga sa Asyata Arena dito nga sa Kuala Lumpur. At Maris, kanina unang-una nung mga unang mga rounds ano, ang nakikita lamang natin na nakaupo dun sa VIP area ay ang Pangulo, katabi niya ang kanyang anak na si Baste, si Special Assistant to the President Bongo, at naroon din si SFA Alan Peter Cayetano. Pero Maris, nung napansin natin ano, no, ito nung malapit ng manalo ang ating pambansang kamao, ay doon naman umupo ano, si, Prime Minister Mahathir sa tabi ng Pangulo, at medyo nag-adjust nga ng upuan itong anak niya si Baste para magkatabi talaga yung dalawang leader. At Maris, dahil nga dalawang leader ng bansa ano, ang nandirito ngayon sa Asyata Arena, talagang mula pa kaninang umaga ay napakarami ng mga police, Malaysian police ano, na nag-iikot dito. Meron silang setup. Ang nakausap natin ng mga police mula sa Malaysia, ang sinasabi nila sa atin, bukod sa mga nakikita namin na mga uniform personnel, gaya sa atin may mga naka-covert operation ano, dahil nga siyempre malaki talagang security nightmare ano, kung may mangyaring masama dito sa kanilang leader at sa ating leader ano, kaya naman talagang nakatutok talaga yung buong pwersa ng pulisya ng Malaysia rito. And just the same, yung ating Presidential Security Group ay nagbibigay din ng matinding seguridad sa ating Pangulo, kaya nga doon sa VIP area siya napiling sila napiling ipwesto ng mga security na nagpapatay sa kanila, Maris. Ian, sabi mo tumabi si Prime Minister Mohamad kaya Pangulong Duterte nung idineklara na na panalo na ang ating pambansang kamao via technical knockout. Nakita mo ba yung reaksyon ng dalawang leader? Yes, Maris, talagang tumayo din yung dalawa, no? Talagang Pangulo, palakpak ng palakpak, thumbs up ng thumbs up siya, no? sa mga tao, kasi sumisigaw na rin ano, nung napansin na narito nga siya, nagchichant na rin ang mga tao Maris ano, ng kanyang apelido, ng apelidong Duterte. At ang Prime Minister naman ano, binanggit din ni Senator Manny Pacquiao dun sa kanyang pagsasalita dun sa ring, kaya talagang pinalakpakan din sila ng mga tao. Pero yun nga ano, ang Pangulo ay talagang nakita natin na labis ang pagsuporta sa Pambansang Kamao, dahil matagal na rin niyang kaibigan si Senator Manny Pacquiao nung ito'y nagsisimula pa lamang, at lagi naman siyang iniimbitahan itong si Senator Pacquiao. Pero yun nga, sinasabi ng Pangulo, paminsan hindi siya nakakapunta ano, at itong pagkakataon niya no, na malapit yung lugar ng laban dito sa Malaysia, na malapit lamang, katabing bansa lamang natin ano, kaya nagkaroon ng pagkakataon Maris ang Pangulo na masayang masaya talaga. Nakikita natin na talagang nakangiti ng todo ang Pangulo sa panalong ito, sapagkat talaga namang pag nakikita mo no, na yung flag natin at saka yung ating fighter na si Senator Manny Pacquiao ay nanalo, talagang nakaka-proud talaga yun ano, para sa ating bansa at lalo na sa ating Pangulo Maris. Ian, bigyan mo lang kami ng konting highlights dun sa nangyaring mismong fight, no? Kasi hindi na natapos dahil nga idineklara ng panalo via technical knockout. I understand dalawang beses na patumba ni ng ating pambansang kamao si Matisse. Kailan ba itong mga rounds na ito? Maris, ano, yung mga rounds na yan, ano, pasensya na hindi ko siya maididetalye, no? One by one. Pero sa ating mga nakita no, mga unang rounds pa lamang ano, talagang nakakatama na itong ating pambansang kamao. Nung una, agad nakatayo itong si Matisse no. At natagalan pa niya yung round na yun, ano, yung unang round na napatamaan siya. Yung pangalawa naman, napaupo siya at binilangan muli siya at nakabalik ulit siya dun sa laban. And then yung finally, yung pinakahuli na, talagang hinarang na talaga, no? Sinigil na talaga nung referee, no? Dahil nakikita nila na hindi na capable lumaro itong si Lucas Matisse Maris. Alright, maraming salamat sa iyong update dyan mula mismo sa Kuala Lumpur, Malaysia, Ian Cruz. Talagang malaking tagumpay na naman ito para sa ating bansa. Salamat sa iyo.